kapahanan, Panginoon, ang kanila pong natanggap, Panginoon, na paratang, Lord God. Father, we pray that you would just defend them, that you would uphold their rights, Lord God. Panginoon, dinadalangin po namin na katulad ng iyo pong dalangin, Lord, sa Isaiah chapter 59, that you have said that ikaw ho ay humanap at ikaw, Panginoon, ay naghanap kung sino ang pwedeng mamagitan, subalit wala kang nakita. Ang iyo pong kamay ang siyang mismong gumalaw para sa hustisya. So Lord, today we pray that you would allow your hands, Lord, to work out justice. At higit sa lahat, Panginoon, ang iyong anak, ang Panginoong Jesucristo, ang siyang mataas at makilala ng bawat isa, Panginoon, na dumaranas sa anumang, Panginoon, na paghihirap. Injustices, Lord, in their personal lives, Lord God. And Lord God, injustices in the public lives. Lord, ayusin mo, Lord, ang justice system po namin. Gayun din, Panginoon, ang bawat juez, ang bawat judge, bawat empleyado, Panginoon, ng aming sistema, Panginoon, ng hustisya mula sa investigation, sa prosecution, Panginoon, sa mga korte, at sa community ho, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang magbigay, Panginoon, ng kaliwanagan, Panginoon, sa bawat opisyal, gayon din, Panginoon, sa taong bayan, Panginoon, who is also part, Lord, of the system. You will give all the praise and all the glory today. Papasalamat kami dahil dinidinig mo po kami sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal, ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal, mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman. Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abre, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na. Ito ang 702 DZAS. Agapay ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers. Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702-DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143-DZMR Santiago Isabela, 1116-DXAS Zamboanga, 1233-DYVS Bacolod, Pinoy Connection, 1197-DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702-DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga sa lahat po ng ating mga kaagapay dito po sa Thursday edition ng Family Matters. Ako po yung kaibigan, kaagapay ninyo hanggang 11 o'clock. Kasama po natin, ako po pala inyong Ate Marlene Guillermo. Good morning, classmates. At Ate Marie Desus, good morning. Good morning. Ayan, ang aking amiga, ang aking classmate. Good morning. Kumusta ikaw, amiga? Mabuti naman. Wow, favorite ko yung color mo, ha? Wow, nice, ha? Tanungin mo ako, kumusta ako? Nakabalik ka na ba? Saan galing? Baguio. Hindi pa. Mamaya ako aalis. 12:15. Yes. Okay, pasalubong ko, ha? Ano ngayon pasalubong?
ano? Fresh strawberry. And... oh my goodness. Sige, sabihin ko sa nag-invite sa akin. Okay. Sige. Uh-oh. Sige. Fresh na? Strawberry. Fresh strawberry. O sige. Ayan po, mga kaagapay na taga Baguio. I hope, sana ma-send ko yung link kung i-present sa akin ni Brian. Okay, Brian, pakisend mo sa akin yung ating link. Hello din sa lahat ng ating kaagapay. Alam niyo po, congratulations sa 702 DJS number 4 tayo nung March, di ba, Ate Marie? Last February number 5, nung March number 4. Ayan, sana ngayon April ay number 3, number 1, number 2, ganyan, di ba? So salamat po yung radio stations kung saan kayo nakikinig sa local stations ng FEBC. Yan po ay proud and active member ng kapisanan ng mga broadcasting ng Pilipinas. Siyempre, mga kaagapay, tayo rin po ay napapanood din sa Facebook live streaming kasi tayo, Facebook page, hanapin lang sa 702 DJS FEBC Radio at YouTube channel, 702 DJS FEBC Radio TV. Huwag kalimutan mag-like, mag-comment, mag-share, mag-subscribe siyempre no, sa atin pong program Family Matters. At siyempre, Ate Marie, maagang-maaga nag-message sa akin mga kaibigan natin sa Tokyo, Japan. Good morning sa inyo dyan, si Karen at saka si... ngayon, Mimi? Mayen. Hello, Mayen. Okay. Hello din, happy listening kay Tatay Rino, Leti, Mimi, Arlie, Damian family, and Ligan families. Of course, nakikinig sa atin sa kanilang mga PM radio. Walang lipatan ng station. Si Ate Iya Camacho ng Ate Polo, si Mary Ann Legarda ng ano ba to? Nakalimutan ang lugar. Anyway. Blackout ay naku Ate Marie. Anyways, oo. Sige Ate Marie, ikaw ba ay mababatiin? Ay oo, syempre. Siyempre. Sari sa aking inaanak kay Dennis at Cynthia De Vega. At ganun din, belated happy birthday kay Susan De Guzman. At ngayon, birthday ni Nana Linda Viloria ng Zambales. At ganun din si RJ Amurao. Happy happy birthday sa inyo. At advance happy birthday kay Angelina Herrera. Ganun din kay Clary Angus at saka kay April Viloria Lingat. Wow! Happy birthday po sa inyo! Nais ko din pang-anyayahan Ate Marie, ang ating mga Vacation Bible School teachers. Meron po tayong training sa April 27. Ito po ay organized ng Back to the Bible Philippines. So mga kaagapay, kung kayo po ay malapit sa Back to the Bible, gaganapin itong Vacation Bible School Teachers Training sa 135 West Avenue, Quezon City with the theme Hope Garden, Thriving in God's Care in Partnership with CSM. Pwedeng tumawag sa Back to the Bible sa 837-21775 or 0933-824-1475. Panawagan din sa mga kababaihan, Ate Marie, Women Empowerment Conference on June 21 to 22 at Christian Development Center, Tagaytay City. Pwedeng mag-inquire kay Dr. Juliet Dalisay sa 0908-886-0225. At ang plenary speakers, si Ate Maloy Malibiran Salumbides at ang iyong lingkod, Ate Merlin Guillermo. Kasama din si Madam Yang Park Kim ng South Korea. Ayan po ay paanyaya galing po sa PCEC at saka sa Presbyterian Churches of the Philippines. Yan po Ate Marie ang aking announcement. Any announcement sa iyo? Sa amin ang DVBS training ay sa May pa. May pa? PCEC okay. Momento. At saka strengthening. Oo. Okay. Sige po. Yan po ang aming announcement sa ating kaagapay. Pagpatuloy natin, alam niyo po ang ating pong topic for today. Napakaganda. Ako ay na-bless na sapagkat ang ating pag-uusapan our shelter in times of trouble. Allah! Kukunin po natin ang verse natin sa Psalm 36 verse 7.
sa NIV, mga kaagapay, how priceless is your unfailing love, O God. People take refuge in the shadow of your wings. Auntie Marie, sa Tagalog. Tagalog naman, mula sa magandang balita, Biblia. Mm-hmm. 36. Mm-hmm. Ayan, ang sabi naman, wala, ayan. O Diyos, yaong pag-ibig mo'y mahalaga at matatag. Ako na magbasa, ha? Kawawa naman si Ate Marie. Sige, kagapay, ito po sa Tagalog. O Diyos, yaong pag-ibig mo'y mahalaga at matatag. Ang kalingay na darama sa lilim ng iyong pakpak. Ate Marie, anong kinalaman nito sa ating pag-uusapan? Our shelter in times of trouble para sa mga senior citizens katulad namin ni Ate Marie. Ang gandang verse. Diba, ang shelter ay kanlungan. Mm-hmm. Ng kaguluhan. Trouble, kaguluhan, diba? Mm. At binibigay sa atin na talagang yung mga napakahalaga at matatag ang pag-ibig ng Diyos. Mm-hmm. Inihalin tulad ito sa sa pakpak, no? Na tayo ay nalililima ng kanyang pakpak. Yung na-imagine ko spread ang kanyang wings and then wow. Ngayon, bigla kakanlungan kanya. Iyon yung assurance na ikaw ay kanyang iniingatan. At iyon yung ako at iyon yung ating inaasahan na kahit na sa panahon ng kaguluhan, ng mga problema, ng mga yung nagbibigay ng parang agam-agam sa atin, pag-aalala natin. Ay, pangako ng Diyos na ang kanyang pag-ibig ay matatag at mahalaga para sa atin. Mm-hmm. Hindi niya babayaan. Ayun, ang ganda Ate Marie, di ba? Para sa atin mga kaagapay na mga may edad na, marami po tayong agam-agam. So, very assuring po ang ating pag-uusapan. In fact, Ate Marie, alam niyo yun, isa sa mga hymns na gusto ko dati, hindi ko nakantahin, pero ito yung lyrics, di ba? Kung kaya natin kantahin, a shelter in the time of storm, the Lord our rock, in Him we hide, a shelter in the time of storm, secure whatever ill betide, a shelter in the time of storm. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a weary land. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a shelter in the time of storm. Ang ganda, di ba? Wow. Oo, yung pag naisip mo na may bagyo, siya yung pwede mo kanlungan, di ba? Ayan. Iniisip ko nga sa panahon natin ngayon, hindi bagyo, init. Init, no? Init. Din yung ating shelter. Siya din yung kanlong sa atin mula sa init na talaga naman naninikit sa ating mga balat. Right, right. Kasi ang init, pag sinabi kasi siyempre pag storm, di ba? Lang yun, bagyo. Pero pag init, din ito eh? Storm. Hindi naman masabing storm. yung sobrang init. It's also troubling us, ibig sabihin. Oo. May mga lugar nga, 44 ang heat index nila at mayroon nag-50 pa. Di lalo na yon sa atin. Kundi lang ha, sa atin mga 40 lang. 40, 41. Dito sa Metro Manila. Oo. Oo. Pero may na yun. Mainit sobra. Kaya mga kaagapay, mag-ingat po tayo kasi nga 'di ba Ate Marie, heat stroke ngayon, no? Grabe. Dami kong nabalitaan, mga bata pa. Halimbawa yung kaibigan ng member namin sa church, nagmo-motor papunta sa school, professor, teacher siya ay na-stroke, ano? So
Nakaka, alam mo, it's troubling. Kung hindi man storm, itong heat na ito, itong init na ito, ay, it's really troubling us. Nakakaabala sa atin. We feel uncomfortable. Diba? At ito yung po ay naatake yung ating mga kasamahan, lalo na yung mga mangingisda, mga magsasaka sa sobrang init, diba? But I praise God. I really still praise God dahil kahit sa sobrang init, maaaring hindi sila magpunta sa farm, we still have this supply ng fish, ng isda, mga gulay sa palengke, diba? At saka sa grocery. I still praise God for that, diba? Pero nakakalungkot nga yung mayroong isang nabalita na biglang bumagsak na lang sa tabing daan na mayroong senior citizen na halos mga 73 yata ang kanyang edad. Ayun, tapos nadala pa siya sa hospital pero kaya lang wala na rin eh. Hindi na siya na-revive. Heat stroke, oo. Kaya talagang, kung pwede, huwag lumabas. Hindi lumalabas na eh. Kasi na, meron akong gustong bilhin. Oo. Is na lang ako hindi lumabas kasi nga, sobrang init. Sobrang init. Oo. Is na mayroong, kagaya kahapon ng hapon, medyo bahagyang humangin. Pero ang init pa rin ng ng dating nung hangin. So yun po ang paalala namin ni Ate Marie sa ating pong mga kaagapay, kaedad natin. Ay kung hindi naman importante, no, wag nang lumabas. At yung iba, Ate Marie, kailangan nila mag siguro kailangan din magpalakad-lakad. So sila naman ay napunta sa malls, no? At para makapag-exercise din, mainit sa bahay. Kaya punong-puno ang mga malls pagka tanghali. Kaya alam, bago ka makarating doon eh nagdanas ka na ng init. Oo. Kaya, init, oo. Oo, payo. Payo. Ako dati, ang gawa ko, meron akong yung face towel na patong ko sa aking ulo. Basa? Mm-mm. Okay, sige. Para yung pagitan ng ulo mo at saka ng payong mo, ma-absorb yung init. Okay. Magandang advice yan, So, kahit na payong ka, mayroon ka pa rin medyo basa na, towel sa ulo mo. Okay, that's good. That's a good advice. Sige, gagawin ko yan. Pagpunta ko sa mall, mayroon akong towel dito. Puntahan mo, malamig na lugar. Anyways, yung mga kagapay, ito po ang... Alam mo, nakita ko rin sa isang verse natin, sa Psalm 46:1, sabi na doon is the Lord is a strength, a very present help in trouble. So may troubles tayo ngayon, 'di ba? But you know, sabi nga sa Psalm 46:1 is the Lord is our helper. Ano ba 'yun? Teka, kalimutan ko tuloy. God is a refuge and ever present help in trouble. 'Yun pala. So mga kagapay, the need for shelter emotionally and spiritually ay ito po ang aming advice sa inyo. Galing po ito sa source natin. Of course, advice ito galing sa crosswalk.com. Ate Marie, yung una kasi sabi dito, we look for something to shield and protect us emotionally and spiritually. Ate Marie, yun ang una nating advice. Oh, dito kasi lagi tayong naghahanap ng ating mapagkakanlungan. And then, yan yung emotion. Kasi pagka yung, pagka mayroon ng kaguluhan, mayroon ng alalahan karaniwan, yun mo ang una ang unang tinatamaan, diba? Intentionally, sasadyain mo talaga na ipanatag ang iyong kalooban na sa hindi ka mag-aalala. Kasi hindi ba pagka yung ang iyong emosyon ang siyang talagang umandar na at hindi ka mapapanatag, hindi ka na makakali, diba? Hindi pa man dumadating, naiisip mo, haya na, mangyayari na. Kaya emotion ang una nating binabantayan. Tapos kasi pagka yung troubled kasi, no?
If you're troubled, anxiety ang attack sa iyo, depression, ay yun talaga hindi pa nangyayari. Sabi nga ni Ate Mar, hindi pa nangyayari, parang nangyayari na. Kasi sa isip natin, ang lakas-lakas ng influence ng isip natin. So Ate Mar, kasi sabi din dito kasi ay we should be, there's a need for shelter spiritually. Aha. Ay, oo, syempre. Kasi kahit maano ang iyong emosyon, diba, sa palagay mo, naku, lahat na lang parang ano, kontra laban sa akin. Pero kung ang iyong spiritual na buhay naman ay hindi rin ano, hindi rin siya umaandar, hindi rin siya matibay, ay mahihirapan ka din. Kasi dito yung ano eh, dito yung mga ano natin na talagang kailangan natin na yung mga hindi tayo mag mahirapan na alam natin na tayo ay iingatan at poprotektahan ng Diyos sa ating kaway. At ang sino ba? Number one ay si Satanas, di ba? Siya yung gugulo sa ating isipan na kung hindi ka matatag spiritually, ay talaga matatakot ka na kaagad. Oo nga, di ba? So talagang ang panangga natin, sandata natin sa panahon ng emotional, we are troubled emotionally and spiritually, kailangan po ay sabi nga dito, we should always look sa ating Panginoon, even when it seems everything is against us. God will teach us how to seek refuge with Him because He loves us and we need to draw closer to Him. Yun po mga kaagapay. At ito pa, Ate Marie, kailangan din po natin, kaagapay, we need a helper. Siyempre, Ate Marie, sino ba yung inaasahan natin maging helper natin, no? Eh, di siyempre, number one ay ang Diyos. Siya yung tutulong sa atin. Bagamat, kung minsan, lalo na mga elderly, napapanatag din ang loob. Pagka mayroong talagang physical na tao na alam niya na aalalay, tutulong sa kanya. Limbawa, gusto kong lumabas. Eh kung mayroong umaakay sa akin, kagaya nga yun nung nasa Sambales ako, ay ang hirap lumusong kaya sa dagat. Pero naalalay sa palusong, no? At pagdating doon sa dagat para makagitna, masayang pakiramdam. At tapos na yung dagat, makakatalong-talong ka na sa alon na dumadating. So ganun din sa ating buhay, 'di ba? Na yung may mga alon na sasalubong sa atin, matatakot tayo, pero dahil sa mayroong umaakay sa atin, bukod sa Diyos, mayroong tao na umaakay sa atin, tayo ay mapapanatag. Mm-hmm. So yun po, sabi nga Ate Marie, siyempre, sino pa ba ang mag-protect sa atin? Siyempre, alam natin ang Panginoon. And humanly speaking, we also need someone na mag-alalay sa atin. Kaya we have to invest in ng friendship, di ba Ate Marie, sa ating mga ka-churchmates, kasi we should be intentional din mag-connect sa mga kaibigan natin, Kasi there are times that we also need them. Of course, nandiyan ang Panginoon, alam natin yan. Pero physically, we also need people to be around us in times of trouble. So, buti na lang si Ate Marie, ang daming friendship, di ba? Ang daming BFF. Alam mo ba, dito pagka yung nakita na nakapayong na ako, sabi, brother, saan ka pupunta? Yung ganun. Uh-huh. And then, hintay mo ako, lalabas din ako. Wow, ang galing. Lalakad, di ba? Yun yung dahil sa ikaw ay bawal suplada. Kung gusto na mayroong aalalay sa'yo. Tama. Suplada. Mag-smile. Tumingin-tingin sa paligid, di ba? Tama. Kung hindi ko sinagot yung nagtatanong kung saan ako pupunta. Tapos siya rin pala lalabas. Sabihin, sabay tayo. Di panatag ka na naglalakad.
Tama. So yun po mga kaagapay, ano? Invest your time and connect with friends. Kasi though we know that God is with us naman talaga, no? Pero kailangan din po natin ng human help, di ba? Sa mga kaibigan natin. I'm glad na tayo po ay, I'm sure many of us belong to a church. We go to a church and then we have this Bible study. Yan po ay mga kasama natin kapag mayroong mga troubles na dumarating sa buhay natin. At Ate Marie, itong napakaganda, the Holy Spirit our helper, the Holy Spirit our helper, advocate, counselor. Yan mga kaagapay, isang inspiration sa atin, isang encouragement. Sabi nga sa John 14:18, I will not leave you as orphans. Oh, ano ba yung na emosyon na nararamdaman ng mga orphans, 'di ba Ate Marie? Ay, oo, pagka yung ikaw ay feeling mo, pag naisip mo na ulila ka na, wala ka na tatay. Eh, buti nga ako, may kapatid pa, ano? Tama. Feel yung maisip mong ikaw ay ulila. Ay, sa'yo ng kalungkutan. Pero ang Panginoong Jesus, hindi niya tayo pinabayaan yung bang nung siya ay umakyat, no? Hintayin ko. Mayroon ako ipapadala sa inyo. Yes. At yun, ang banal na espiritu. Kaya ito yung at yun ay nasa atin, ha. Nasa atin ang banal na espiritu. Hindi nawawala yun. O kumisan na panulungkot natin pagka hindi natin siya sinusunod. So nung tanggapin natin si Jesus bilang tagapagligtas, ang banal na espiritu ay nasa atin ang buhay. Kaya wag natin palungkutin. Okay, 'di ba? So 'yun po ang kaagapay ay reminder sa atin, no, na tayo mga elderly, madalas nag-iisa sa bahay. Ako naman, Ate Marie, ay nag-iisa ako sa bahay, pero I mean, praise God, mayroon akong kasama si Grace, no? Ay taga Isabela siya, kasama ko siya. Lagi kaming dalawa nagpe-pray. And of course, mga anak ko naman ay dumadalaw sa akin. Malapit lang din sila dito sa lugar ko, mga apo ko. So praise God. Of course, malapit ako sa church. So nilalakad ko lang ang church dito sa South Triangle. So praise God, no? So mga kaagapay, we need talaga shelter. Of course, ang Panginoon nangako sa atin, sa ating spirit, I mean, emotional na trouble, no? He comforts us. Kaya sabi nga sa 1 Peter 5:7, cast all our anxiety. Yung casting pala doon, Ate Marie, itapon talaga ng malayo. Alam mo yun, hindi lang ikas sa malapit kasi pag malapit, babawiin mo ulit yan eh. Pero pag malayo, hindi mo na pwedeng bawiin yun. No? Casting all your cares on Jesus. So yun sa emotions natin, anxiety, di ba? And then spiritually, of course, sa ating Panginoon. At yan. Saka, pag ibinigay mo na, wag mo nang bawiin pa. Correct. Yung iba kasi sasabihin, Panginoon, binibigay ko na sa iyo ang aking alala. Yung ano-ano, hayun na naman ang kanyang iniisip. Hindi naman sa iyo ibinabalik ng Panginoon yung ibinigay mo sa kanya. Kailangan mo sa kanya. Tayo ang may problema na babalikan pa rin natin na iisipin. So yun po kagapay ang ating first segment sa ating pong program. Bago ito mag-break, Ate Marie, nais ko lang batiin. Elsa Cabage, blessed morning po. Napakaganda po ng inyong talakayan tungkol sa senior citizen. Abby Dailo, thank you for watching. Si Francine San Diego, good morning. Masayang umaga po. Makakasama ulit ang mga seniors. O diba, excited tayong lahat. Epifanio Salvador, good morning. Ninette Naval, good morning po sa inyo, Ate Merlin, Sister Merlin, Sister Marie, at sa lahat ng taga-subaybay ng Family Matters. Dad Inko, good morning. Cora Kalimlinan, Rogador, good morning. Emerita Faustino, salamat sa inyo pag-join sa Family Matters. At si Nenet Pataray from Bacolod, siya ay nakikinig ngayon. Sabi nga niya, just like the Israelites when they were fleeing from Egypt, God provided them with a shelter of clouds by day and pillar of fire by night. Ay, thank you, Ned, for that reminder, di ba? Si Jobita Betty Lariosa, good morning to both of you. Lita Peran, good morning po. Abby Luis is watching us. Ate Marie,
Abby will be there this evening. Darating kami dyan mamaya and we'll see you tomorrow sa inyong church, sa UCCP Church sa Burnham Park. Ayan. So good morning din kay Faustina, Frankie Habla, listening every day. Thank you so much. And Donna, Tarin, Hizole, great is thy faithfulness, sabi niya, ang sabi ng ating tagapakinig. And then si Abin naman, sabi, magandang umaga sa inyong dalawa, Timorlin, Timory, at sa lahat ng nakikinig. Thank you so much, Abe. See you there later this evening. Ayan. So, Ate Marie, we will have a break. Ano po ba ang ating special feature for today? Ang special feature natin pagka Thursday, Happy Bahay, Happy Buhay na mag-asawang Bong at Claire Pineda. At pagkatapos nun ay mapapakinggan natin ang Manalig Ka, Papuri 25 at 23. Okay, magbabalik po kami after po ng break natin. Happy Bahay, Happy Buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay! Hi mga kagabay! Welcome to another session here in Happy Bahay, Happy Buhay! Yes. Kasama niyo po si Bong and Claire, Team Pineda, at sa umagang ito, pag-uusapan po natin bakit may disagreement in marriage. Mm. Alam naman po natin, di ba, na bilang mag-asawa, normal naman talaga yung mag-away, magtampuhan, yes, mag-clash, lalo na nga po, magkakaiba tayo ng opinions, di ba? Mm. Pero come to think of it, bakit nga ba nagtatalo ang isang mag-asawa? Yan ang tanong. Ano ba yung mga causes ng ating mga disagreements in marriage? Mm-hmm. Unang-una na nga po dyan ay unmet expectations. Mm. Totoo yan. Tayo pong mga mag-asawa, we entered into this marriage carrying expectations from our spouses. Mm. Expectations sa kanyang roles, responsibilities, at maging sa kanyang behavior. Mm. Minsan, feeling mo kailangan mahal na mahal ako ni Bong, o kailangan ipagluluto niya ako, kailangan lagi niya akong aakapin, di ba? Pero sometimes, hindi po nami-meet ng ating asawa lahat ng expectations natin. Siyempre, may mga times na pumapalpak din o pumapalya, di ba? Mm. At kaya naman kapag halimbawang hindi na-meet ng asawa mo expectations mo, ang tendency talaga is for you to become frustrated. Mm. Dahil nga po, frustrations lead to conflict. Minsan po kasi, we are setting a very high standard sa ating mga asawa. Yung tipo na hindi na siya kaabot-abot. At kahit diba? Ikaw, hindi mo kayang ratingin. Right. Ikaw mismo, teka muna, mukhang sobrang taas na ng aking expectations sa aking asawa. Ito ang ating point number 2. Conflict resolution style. Anong ibig sabihin nito? Ang bawat isa po sa atin ay merong kanya-kanyang communication and conflict resolution style into a relationship. Siyempre, iba't iba tayo ng personality, hindi ba? Lumaki ka ng ibang background, lumaki ako ng ibang background. And if these styles differ significantly, tandaan po natin, it can lead to misunderstanding and worse arguments when trying to resolve a disagreement. So, kailangan talaga mag-usap kayo, upuan ninyong mag-asawa para hindi kayo magkaroon ng conflict over small and big things. Alam mo, Bong, sinabi mo yan, difference in conflict resolution styles. Like, halimbawa po kami ni Bong, kapag meron kaming disagreement, gusto ko po pag-usapan right away. Mm. Si Bong naman po yung tipo na pwede mamaya na lang or he wants to sleep over it. Kaya kinukulit ko siya, let's talk about it. Kaya nagsisimula po yung conflict. Makulit. So, number 3. Emotional triggers. Nako, totoong-totoo po to. Meron pong mga issues o topic na para talagang natitrigger kayo emotionally at nagsisiklab ang inyong galit, di ba? O yung tampo. There are certain topics and issues that trigger strong emotional responses from one or both spouses due to past experiences. Halimbawa, nabanggit ni Mister ang kanyang ex, yung nililigawan niya o kanyang girlfriend before. Mm-hmm. Siyempre, emotional trigger ko po yun. Magagalit ako. Mm-hmm. At ganoon din naman po si Bong. Mm-hmm. Meron naman po mga emotional trigger na meron kayong pinag-awayan in the past. Mm-hmm. Tungkol sa bata, tungkol sa parenting style. At nauungkat na naman. Kaya parang nagbabalik po yung mga alaala dati. At natitrigger na naman yung conflict at disagreement nyo. Yes. And these emotional triggers can escalate
into fights. Kaya dapat bantayan po natin ito. Tama. Ika-apat at ang pinakahuli sa lahat, personality differences. Ito, this may sound basic, but this is so real. Yes, makatotohanan at totoong totoo po ito. The fact that God created you differently, talagang magkaiba po yung wiring ninyo mag-asawa. Dito po mapasok yung pagiging introvert at extrovert. Yes. And in reality, meron po talagang mag-asawa na completely different, different yung kanilang attitude, personalities, and even yung sometimes yung paniniwala nila sa buhay. And these differences can lead to clashes if not navigated with understanding and compromise. Kaya mahalaga naman po talaga kilalanin yung asawa nyo and embrace your spouse for the personality that he or she has. Sabi nga po sa Amos 3:3, can two walk together unless they are agreed? Yes. It is God's will, mga kaagapay, for a husband and wife to walk together in agreement sa lahat ng bagay. Amen. At napakahalaga po ng panalangin at ng effective communication para po ma-resolve ninyo ang conflicts and disagreements sa inyong pagsasama. Lagi po natin tandaan ng mag-asawang sabay manalangin na pagtatagumpayan lahat ng suliranin. Ako po si Bong Pineda. At ako naman po si Claire para sa Happy Bahay. Happy Buhay! Happy Bahay! Happy Buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay! Few moments that lifts our spirit. Motivation Minute. Hi, this is Charmaine and welcome to Motivation Minute. Are you the type of person who always worries? Do you sometimes find it difficult to sleep because you worry too much? Today, let me share with you four things that we should do to counter worry. To prevent yourself from worrying, think of REST, R-E-S-T. R stands for recall. Think back a little and recall the things you've been hearing, reading, or watching lately. What have you been putting inside your head? Are you spending too much time on social media? After this, you go to the next, which is E, evaluate. Are these things that I pay too much attention to help me or discourage me? We should learn to distinguish the things that help us from the things that don't. Is this true or is this fake news? Is this information too much for me? When you evaluate, keep the things that are beneficial and discard those that are not. Next is S, strengthen. When you already know the ones that are helping you, strengthen it even further by getting more of it every day. Increase your supply of daily dose of God's encouragement so that you will be able to grow in your faith. And lastly, T, trust. It is not enough to just know God's promises. Be confident that the one who gave them is not just able to fulfill it, but also willing to do it for you. So the next time you worry, think of REST, R-E-S-T, and begin to enjoy the life that God wants you to experience. This is Charmaine, and see you again next time here on Motivation Minute. Few moments that lifts our spirit. Motivation Minute. Bawat
sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong issue, ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information. Nagbabalik po inyong mga kaagapay, Ate Merlin Guillermo. At Ate Marie De Jesus. Ayan. So, napakaganda nung song na ating narinig. Yung song na, ano ba yun, Manalig. At syempre yung diniscuss ng mag-asawa na happy bahay, happy buhay ni Bong at Claire Pineda patungkol po sa conflict ng marriage. Kagapay, pagka Thursday evening naman ang Heartline 9:30 to 11, yun po ay patuloy na atin pong yung pong program ng Heartline kung saan yung mga issues ng marriage and family. Of course, pwede kayong magpadala ng yung katanungan sa Heartline every night 9:30 to 11 from Monday through Friday. At ako naman kasama niyo pag Thursday, kasama aking anak, si Dr. Joyce Piapgo, Thursday evening sa Heartline. Ayan, balikan natin yung ating pinag-uusapan, our shelter in times of trouble. Kanina nabanggit namin ni Ate Marie kung sino-sino po paano natin ma-overcome yung mga troubles natin emotionally, spiritually, or fears natin. Ano? Siyempre nabanggit natin ang Panginoon, ang tunay na nakapagbibigay sa atin ng protection. Ngayon naman Ate Marie, yung practical tips to help older adults survive disaster. Ayan po ang sabi ni sa ating notes, sabi ni Ate Marie, una dito po ay create a communications plan. Ate Marie, ay sorry. Kasi hindi ba madalas natin nababalitaan sa gawi ng Visayas at Mindanao ay may mga pagbaha, di ba? So may mga disaster. At tapos meron din mga nagaganap na paglindol. So yun yung mga disaster, lalo na yung andalas ng mga drill dahil mayroong expecting the big one. Yung mga ganun dahil yung nangyari sa Taiwan diba? Oo. Na paglindol na marami ang namatay, mayroong mga hinahanap pa. So yun yung mga ganun. Kaya kinakailangan na mayroon tayong plano na gagawin kung paano natin matutulungan yung mga nakatatanda kung paano magsusurvive. Okay? Mm-hmm. At una nga doon ay yung communication plan. So dito, halimbawa, paano tayo makakakonect sa isa't isa sa miyembro ng pamilya? Mm-hmm. Mayroon nga doon nga sa binasa ko na pinanggalingan nito, ang sabi, kailangan daw mayroong whistle. Yung maririnig, yung pito, yung ganun. Okay. Para halimbawa ay naglindol. E pag ikaw ay nag-whistle, ibig sabihin nasa loob ka pa, maririnig, masusundan kung nasaan ka, diba? Oh. O kaya naman, pwede rin na yung mga paano ka rin, ano pa rin ang pwedeng plano ng komunikasyon. Yung cellphone. Uh-huh. Kung may mga cellphone kayo na kanikanya, kailangan tiyakin ninyo na alam nyo ang number nila. Okay. Oo. Diba? Kung halimbawang may signal naman na available, ay tiyakin ninyo na makaka-communicate kayo. Ano nangyayari sa kanila? Nasaan sila? Nasa loob pa ba sila? O saan kayo magkikita? Mm-hmm. Saan kayo magkikita? Saan kayo pupunta? So, iyon yung mga bagay na kinakailangan na yung bang magagawa natin na pag-communicate sa kanila. Meron pang isang suggestion na kung makakahagip ka ng papel. Uh-huh. Tapos mayroon ka ding panulat na makikita doon, sulat ka ng malaki. Heto pa ako, buhay pa ako. Kaya yung tulungan nyo ako. Yung kasi naalala ko doon sa Taiwan, mayroon yung naipit ang paa.
Oh my goodness. Kaya talaga humihingi siya ng tulong na kailangan para makalabas siya, para siya makatakbo, mayroong tutulong sa kanya na yung kanyang paanan na ipit ay maialis. So yun yung mga ganung bagay na kailangan ay ano, listo ang ating isipan kung paano tayo makapag-communicate, paano tayo makapag-hahatid ng mensahe sa ating mga kapamilya o sa ating kapwa. Yun po, una nating practical tips, ano, unang practical tip para sa ating mga kagapay. In times of disaster, in times of trouble, yan po ay create a communication na nabanggit po ni Ate Marie, paano no? Mga simpleng mga advice sa atin. At saka ito, Ate Marie, napakahalaga din, make a medical plan. So, medical plan, ano ba yung mai-advise natin sa ating kaagapay? How can they prepare to make a medical plan? Alam mo, number one ito eh. Mayroon ka dapat na isang maliit na bag na nahan doon ang iyong mga maintenance, kung may maintenance ka. So ikaw, ang maintenance mo, beauty. So kailangan meron ka maliit na bag na mayroon lipstick. Pero yung mga mayroong maintenance, kinakailangan nahan doon yung mga yung mga pampahid-pahid. Yes. Ano yung nakatutulong sa'yo para yung stress ay mawala. O kaya naman, yun nga, yung mga iniinom mo, kinakailangan ay nahan doon sa isang lalagyan. Meron pa ngang suggestion doon eh. Yung meron kang parang belt bag. Yung meron kang belt doon nakalagay yung bag, yung maliit na anong yun, medical na, kit pouch ba na paglalagyan mo, o kaya yung emergency din, emergency medical kit, yung pang first aid mo sa mga tao na halimbawa mayroong nahilo o kaya naman mayroong hinimatay, yung mga ganyan na hindi lang para sa sarili, kundi para din sa iyong kapwa na nasa iyong kapaligiran. So, napakaano naman itong ating pinag-usapan, no? Pero reality ito, mga kagapay, na dumarating sa buhay natin. Siyempre, yun nga yung lindol sa Taiwan, ano, pagka marinig ko yung dinescribe ni Ate Marie, masyado akong affected, ano, doon sa sabi mo nga naipit ang paa. Ay, nako, grabe talaga. At siyempre, mga kaagapay, ay, ano ba, pwede rin kasi Ate Marino kasama doon kung ano ba yung contact numbers ng hospitals, di ba? Kailangan mayroon ka doon. Pwede. Tama. Ang gobyerno natin naman, nag-ano sila, halimbawa, Quezon City, mayroon silang nakalagay na ano na poster na for emergency, yun ang mga contact numbers. So, yun po ay dapat totoo yun. Nakalagay buti lagi yun sa rep. Buti yung naisip mo. Oo. Kasi alam mo, pagka yung, dapat nandun yung sakit mo. Ah, okay. Yung mga, kasi halimbawa, kailangan po namin ng ambulansya. Diba? Kailangan yun. Nakasulat din. Kasi alam mo, pag nalilito tayo, hindi natin makabisa address natin. Correct. Diba? So, isulat din yun para babasahin mo sa kanya at malulocate niya kung saan pupunta ang ambulansya. At mas mahinam, karaniwan yung mga sumasaklolong mga ambulansya, ano eh, will help you to talk. Para maging malinaw sa kanila anong kalagayan na kanilang sasakluluhan. So anong kailangan nilang dalhin? Kailangan ba mayroon silang kasamang doktor, may kasama silang nurse, kailangan ba mayroon silang oxygen, yung mga ganong bagay. Kaya ano, at least ay ang mga sumasaklolo, alam nila kung paano ka mapagsasalita. At anong dadalhin nila, no? Anong kailangan ng dalhin. So parang, Ate Marie, kadugtong yan sa susunod natin, ano? Yung mga create emergency kits, no? Ito po yung emergency kits para sa mga older adults sa disaster. Kasi ito po yung kailangan natin na available agad. Alam mo, tiningnan ko, Ate Marie, kung ano-ano yung mga kailangan ilagay sa emergency kits, ano? First aid, sabi mo nga, first aid kits, andun yung can opener,
At saka extra ba, batteries, kasama din ang portable radio with spare batteries, kasama din ang flashlight, at saka, di ba, ang dami palang kailangan. Pagkain. Pagkain. Halimbawa, hindi kasi dito, no, yung pangkaraniwan daw nakakatulong mag-survive, ayun lang may chocolate na maisusubo. O okay. Kaya biskuit. Hindi kinakaila. Sabi mo, may can opener eh. Yun, pagka nakalabas ka na. Talagang kailangan mo yun. Kasi kahit kung mayroon ka, kung mayroong magbigay sa'yo ng dilata, may pambukas ka. O kaya naman, kung mayroon kayong nabit-bit na dilata, mayroon kayong pambukas. Yun lang naman yun eh. Kaya medyo ito ay medyo malaki-laki na backpack. Okay. Backpack. Ito yung ano, kailangan medyo backpack siya. Na parang, dito, ito ay parang maia-assign sa isang kasama sa bahay na medyo malaki-laki katawan. Mm-hmm. Ito yung ano, ito daw yung mahalaga na inihahanda. Halimbawa, yan, madalas ang usap-usapan, hindi ba, the big one, o kaya naman, may mga lugar na bigla na lamang na uubuy ang ano, ang yung kinalalagyan. Ito daw ay yung mahalaga na nakahanda siya kahit kailan kakailanganin. Na laging ano, nire-replenish kasi baka naman mamaya, ano na, expired na yung mga nilagay mo doon na dilata. Oo nga. Yung bang ino-double check palagi, yung laman. Nang sa ganun, pagka, at tapos malinaw sa nakalagay para pagka nagtakbuhan na, yung naka-assign para doon ay, oops, bubuhatin na niya kaagad. So mga kagabay, yun po ang aming binibigay sa atin mga listeners, ano, mga practical tips on what to prepare, how to prepare. Yung Ate Marisa, at saka mga susi daw, kailangan yung mga susi, ano, kailangan ready din, may duplicate tayo na ilagay doon sa, kasama doon sa bag na yon o backpack, or ano man yung kit na yon. Kasi siyempre yung sabi mo nga, whistle, kailangan natin doon, ano, at saka ano ba yon? May nakalagay waterproof matches. Posporo? Posporo, oo. Posporo. Kasi kung walang kuryente, eh kahit na may dala kang kandila, ano pang sisindi mo sa kandila? Oo nga, di ba? So yun. Kaya talagang yung posporo, kinakailangan, safe siya pagka yun ay binalot mo ng plastic. Aha, okay. Hindi okay siya mababasa. Yun lang naman yun. Parang okay, ano, hindi Ate ba pagkayong, hindi ba pagkayong nagkakaroon ng emergency evacuation, yung nagsisiga para makita kung nasaan yung kanilang hinahanap. Yun din yun. So yun mga kaagapay, ano, sa mga elderly, parang pinapahanda talaga tayo kung ano ang dapat ating gawin. I hope it will help. Nakakatulong po sa atin. Kasi kanina, nabanggit namin na Ate Marie, of course, sino po ang kaagapay natin, katulong natin, kasama natin in times of storm, a shelter in the time of storm, siyempre ang Panginoon. Pero mayroon din po tayong gagawin practically, ano yung ating ipaghahanda. So yun po ang aming sinasabi sa ating mga kaagapay. Ano yung kailangan nating i-prepare in times of emergency, di ba? Dati alam, para din tayong mga IDF, Ate Marie, di ba? Yung Israel Defense Forces, laki ng backpack nila. Kaya pagka... Ay, oo. Diba? Talagang ano, nakahanda sila. Pagka sinabing nahandyan na yung sasakyan ninyo, nakaabang na, tatakbo ka na lang, di ba? Hindi pwede na tatakbo ka nang wala kang dala. Oo nga. Kung minsan, oo, pwede yon. Pero kaya lang, mas mainam na mayroong kang dala. Yan. Ayan po, mga practical tips namin. Nais ko lang batiin si Belen Villanueva. Morning to the beautiful ladies. Thank you. God bless us. Watching from Candaba. Where's Candaba, Ate Marie? Candaba? Pampanga. Ah, okay. Pampanga. Thank you. Pampanga. Thank you din kay Celia Julaton. Telma Manjares, mas magaling dalhin. Chocolate daw, madali makaalis ng gutom. Ayun pala, Ate Marie, tama ka, no? Chocolate. Oh, okay. So, magdala ako mamaya ng chocolate pag biyahe ko.
Hanap ko chocolate. Ah, biskuit. Okay. Oh, biskuit. Si Ate Rose Wezan, kapatid ko sa Davao, nakikinig. I'm sure na nanonood siya sa atin sa Facebook live streaming. Josephine Reyes Uzon, good morning din. Salamat din kay Joy Benitez. Siya ay nakikinig sa atin. Kasama ko mamaya punta ng Baguio si Joy Benitez. Salamat, Belen Villanueva. Yun pala, Pampanga. Kala ko kasi kanina ang basa ko, Canada. Candaba pala. Yun. Okay. Ang next natin, Ate Marie, no? Ang sabi dito sa ating notes is heed evacuation warnings. Ayan. Ano ba yung mga warnings na yan na kailangan paghandaan? Ayun, kasi pagka halimbawang may mga disaster, usually, mm-hmm. ay mayroon ng ano, yung, alam mo yun, yung may megaphone. Barangay, oo, mayroong nag-a-announce na ano, kumandaan lahat, mag-i-evacuate ang lahat ng nasa lugar na ito. Mm-hmm. Ang lahat na nasa barangay na ito ay delikado. Kaya kailangan na kayong maghanda para mag-evacuate. So ito, kinakailangan, ano, nakikinig tayo sa mga ganon. Nakikinig mm-hmm. tayo. Mm-hmm. Na baka mamaya akala natin kung ano lang yung announcement. Yes. Oo. Kasi kumisan, ano eh. Mga alert tayo pagka sinabi na may ayuda. Tama. Oo, kailangan ang tenga natin ay maliwanag pa rin nakikinig na hindi. Alerto kayo. Kailangan na tayong mag-evacuate. Yung mga ganun ba. Diba? Oo. Ayan, so mga evacuation warnings, diba? Yung, halimbawa Ate Marie, ito talaga naging uso nung pandemic. Diba? Yung bawat barangay, grabe talaga yung mga warning sa atin noon. Tama ka, pag ayuda, ang bilis-bilis lumabas. magunahan, ano, magkagawa sa ayuda. Pero pagka warning na lumabas na kayo, mag-ipakwit, punta na kayo sa ganyan-ganyan, ay yakap-yakap yung mga baboy eh. Yakap-yakap yung aso, hindi maiwan. Alam mo yun? Para bang... Meron kang iiwan talaga. Di ba? Kasi nung pandemic, naalala ko pagka sinabi na, maglagay sa harap ng iyong bahay ng silya at ilalagay na lang. Ah, ganun. Oo, okay. Yung ganun. Kaya kung halimbawa, meron kang ginagawa sa loob, pagsilip mo, ay may laman na yung silya mo na ayuda. Alam, wala ko narinig. Wala ko narinig ng ganyan. Ha? Wala ko narinig. Nung pandemic? Wala. Nung pandemic, mayroon kaming ganun. Ay, ganun. Naglagay ka lang ng silya sa labas. Ay, ang ganda. Oo, yun. May mga tinaka na, may bigas, mga ganun. Ngayon dito, kinakailangan naman ay yung alam mo ang mga safe location Correct. Sa kapaligiran ng inyong lugar. Mm-hmm. Naalala mo noong yung ano bang baha yun na talagang ang taas ng baha, di ba? Undoy, so, undoy. Dito, undoy yata yun, undoy. Kaya talagang ano, kinakailangan, alam mo, baka mamaya ang pupuntahan mo din lugar, hindi naman safe. Yes, diba? Yes. Di dobling ano yun, dobling saklolo pa yun. Tiyakin ang iyong i-evacuate-an ay safe na lugar. Mm-hmm. At dito, ulit-ulit, kinakailangan ipapaalam mo ang iyong location. Mm-hmm. Mm-hmm. At sa ganon, sino man na sasaklolo sa iyo, alam kung saan ang mataas na lugar na pwedeng pagdalhan mm-hmm. sa iyo. At kuminsan ngayon, kung nakaka-connect sila eh, tatanungin, meron ka bang kamag-anak, meron ka bang ano na pwede mong matuluyan, saan sila nakatira, yung ganun. So yung iba, iniahatid talaga. Mm-hmm. Iniahatid talaga. Nakakatuwa Ate Marie, kasi yung 911, di ba? Siyempre sa, mm-hmm. sa Amerika, sa Canada, ganun, di ba? Napaka-detalye yung pag-inform sa tumatawag, di ba? Kahit maliit na mga anak. Nakalimutan ko na naman. Tayo din kasi may number na pwedeng natatawagin sa Metro Manila NCR? NCR? Yung disaster. Yung disaster. Na, hanapin ko ulit. Meron yun madalas yun na ina-announce. Baka may mag-message sa atin dito.
Tingnan ko lang ha. Okay, anyway, baka mayroon sa ating mga listeners na magsabi kung ano yung number na pwedeng tawagan natin. Oo, may number na sinasabi na pwedeng matatawagan. Mm-hmm. Kaya ano yun? Lista-lista yan kailangan. Oo. Kasi madalas ang nakalagay sa ref ay mga magnet kung saan galing. Halimbawa yung aking ref, magnet na yung galing. Yung mga pasalubong. Oo, galing sa Switzerland. Pinuntahan namin ni Kuya Clem sa New York, sa New Jersey. Yun ang nakalagay sa ref, di ba? Or yung kanyang, o kaya ang nakalagay sa ref na nakadikit doon, ano yung mga food chain? Anong tatawagan mo kung gusto mo na mapadeliver? Kung gusto ano mo mapadeliver. Oo. So ito ay reminder din sa akin, ano, ng mga numbers, emergency numbers na kailangan natin idikit sa ref, di ba? Yun po. Ate Marie, kasi nakita ko rin the evacuation center in the Philippines, no? Sabi nga, barangay halls, multi-purpose halls, public school buildings, covered basketball courts, public gymnasiums, which are converted into evacuation center when we need, when there's a need, kailangan natin malaman saan ba yung barangay hall. Halimbawa, ako dito sa South Triangle, dapat alam ko kung saan yung barangay hall namin. Walang school dito sa amin, Ate Marie, sa South Triangle. Walang school. Wala dyan school? Wala. Okay. Ano lang, TV networks, GMA, tsaka ano, ABS-CBN, walang school. Kaya, pag election, pupunta pa kami ng ibang barangay. Opo. Talaga? At least alam ko kung saan ang barangay hall namin. Oo. So yun po, kaagapay, kailangan alamin natin saan ba yung location ng mga bagay-bagay na ito para in case of emergency, ito po ay kailangan natin puntahan, ano? So medyo nakakalugkot kapag kaganto pag-uusapan, pero realities kasi ito, Marie, di ba? Oo, kinakailangan na. Ang ano dyan eh, kailangan alam mo din yung mga buildings around. Nang sa ganun, ay saan yung may mataas na lugar na pwede kang maging safe. At wag naman sobrang taas na baka mamaya hindi ka naman masaklulohan. Alam mo yun. Pero at least, ano, yung safe na lugar. Marami kasi na, ano eh, marami kasi na mga lugar na talagang pwede naman. At karaniwan ay nagpapatuloy ang mga school. Right. Alam ko, mayroon time na amphibious din. Nagbukas din sila para sa ano eh, para mapuntahan. Yung ganun. Kaya dito, ay tiyakin natin na mayroon tayong alam na pwede natin puntahan. Okay, oo. So yan po ay mga practical tips na pwede nating maging aware tayo ngayon. So yung sinabi namin eh, Ate Marie, mga telephone numbers, ilagay natin, idikit natin sa ref, yung madaling puntahan, di ba? Madali nating makita. Yun po ang napaka-importante nating bigyan natin ng attention. Lalo na sa atin na mga may edad na, di ba? Siyempre yung mga nakakalimutan na kung saan nilagay. Alam mo yun, ang hirap pagka ganun. So, siyempre, Ate Marie, yung una naman nating sinabi kanina, no? In times of trouble, kanino tayo lalapit, di ba? Kung wala na tayong magawa, talagang sa Panginoon na lang talaga tayo makakahingi ng tulong. Okay, bago tayo magpatuloy, Ate Marie, nais ko lang ding batiin si Celia, at nabanggit ko si Celia Julaton sa Paiti, Laguna. Maraming salamat! At saka si Esther Idora. Kilala mo? Siya ay nakikinig ngayon sa Illinois. Pala, sa Illinois siya ngayon. Oo. Iyan yung ano, second wife ni ano ni Joseph. Oo. Esther Idora Mundido. Ay, salamat sa iyo, Esther. Kumusta ikaw? Salamat din kay Carmela Marquez. Sabi niya, thank you sa mga practical tips. Yes, chocolate at biscuit. Ngayon ko lang nalaman yan. Thank you. Chocolate pala at biskwit. Nako, yan pala ang mga first aid natin na dapat natin dalhin. Dapat lagi nasa ref, di ba? Bukod sa ano yan, bukod yan sa saklolo sa iyo na
yung maka ano makatawid sa iyo sa gutom ay syempre dahil pag ninamnam mo yung tamis noon mawawala ang isip mo dun sa kaguluhan. Ah, ganun pala yun. Okay. So, mawala ang isip mo sa kaguluhan, mag-focus na doon sa kinakain mo. Oo, sa sinisip-sip mong chocolate. Buti hindi ka na makalabas. Hindi ba? Hindi ka na makalabas ng bahay. Oo, kasi ako hindi ko siya. Mayroong mga advice na magdala din ng tubig. Ako naman hindi ko siya masyadong iniisip kasi magiging problema mo saan ka magbabawas. Ah, okay. Diba? Oo. Kaya hindi ko masyadong kinukonsider ang ano, ang maraming tubig na iinumin. Pag nandun ka na sa evacuation center na lugar, okay nang uminom ka dahil check na magpo-provide sila ng ano ng CR doon. So ayan ano, sabi nga din ni ano yung at si Len Andog Agdon Reyes, blessed morning family matters, hello po sa inyo Ate Marie, Ate Marie. Yan. Thank you din kay Pres Bailio. Sabi ni si Len Agdon Reyes listening po sa Palaya, Nueva Ecija. Ayan. Maraming salamat sa inyong pakinig. Sabi ni Ninette Pataray from Bacolod, Ate Marie, ano daw, isa din daw, ito ang DRRMO. Disaster, ano ba yung DRRMO? Disaster Relief. Anyway, Ninette, pakiano naman DRRMO, ano yan? Oh, iyan yung ano, iyan yung kokontakin. Iyan yung nagbibigay sila ng number. Ah, okay. Disaster relief, rehabilitation, something-something, ano. Okay. Officer. So, officer yung huli? Office. Yata, or office. Or organization. Ala? Okay. Sabi ni ano, Rodalisa Dacubar, good morning po sa inyong magandang din tip. Yung discussion nyo for emergency cases. Ayan. Thank you po na nakakatulong pala sa ating mga tagapakinig. And then Rosalina Ujano Manzano, good morning din. Ruth Sandagon, sabi niya, Ate Marie, 119 po ang number na pwedeng tawagan. Hindi 119, hindi 911 kasi sa Amerika. No? So sa atin 119. Pala 119. Ah, okay. Ayun, okay. Salamat. Thank you, yan, may number na tayo. 119. Ayan, tandaan natin. Madali lang, no? Ah, ito pala, Ate Marie. Yung DRRMO, sabi ni Net, Disaster Risk Reduction Management Office. Tama, office. Thank you, ha. Yan, thank yun. You, Ned. Ayan, tagapakinig yan natin. Yan yung 119. I'm okay. Sure nakikinig siya sa, ano, DZ, ano ba yun sa Bacolod? DYBS, ayun pala. So sabi niya, pwede din 911, 119 sa atin, di ba? 119 sa atin, alam okay. Ko. Okay. Emergency number din po natin yan. Ayan, thank you, ha. Sige, si sabi ni Net, emergency numbers to call fire department, DRRMO hospital, police, di ba? Police stations, relatives. Pwede rin. Contact numbers ng relatives, ayan. Ang ganda ng detachment, ano ba 'yun? Police detachment office. Ganyan po ang mga advice sa atin ni Net. Imelda Makapagal, good morning. Salamat din sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating program. So na-appreciate nila yung ating pinag-usapan na makakatulong po sa atin mga senior citizen. Ako nga, di ba? Ngayon ko lang nalaman yung mga chocolate na yun. Ang ganda. Gusto ko yun. Chocolate biscuit. Although, Ate Marie, sa totoo, hindi ako mahilig sa chocolate. Pang ano lang naman. Pang emergency, no? Pang emergency lang. Oo. Pero kung mayroong bibigay sa akin, eh, siyempre gusto ko yun. Tatanggapin mo. Chocolate. Ayan. Maraming salamat sa mga advice natin sa ating mga tagapakinig. Ano. Natutuwa naman. DYBS po, pero iba ang local program. Hindi pala. Anyway, DYBS ang sinet dun sa Bacolod. So sa atin po, isa din Ate Marina, gusto natin i-advise sa ating mga kaagapay is secure your home.
Ayan. Oo. Kasi baka mamaya, larga ka, iniwan mo ang ano mo, hindi nakalak. Oo nga. Kinakailangan, tiyakin natin na bago tayo umalis, ay siguruhin natin na hindi isasara natin ang ating bahay, tanggal lahat ang mga walang nakasaksak na mga appliances. I-unplug lahat. Ako kasi ano, oo. Pagamat ako, laging iniiwan ko nakasaksak ang rep ko eh. Pero diba, kung, oo, pero kung disaster na talaga, huwag mo na intindihan ang laman ng rep mo. Oo nga. Tanggalin mo na. Oo. Na ano yun eh, dito kailangan na ano, medyo bago ka umalis ng bahay, alerto ang iyong mind. Oo. Kasi 'di ba, kumisan na ako may pagkakataon na ni nakalimutan ko na hugutin yung ano, yung susi na iwan ko nasa susian. Umalis na ako. Oh my goodness. So yun, yung mga ganong bagay. Oh, mabuti na mabuti kung dyan-dyan ka lang, sandali ka lang, at balik ka na, di ba? Pero pagka may disaster, hindi pwede yung... Siguro Ate Marie, isa din advice natin sa ating mga kaagapay, just in case, no, yung mga, sabi mo nga, nakalimutan mo yung susi. Ako, ang prayer ko every day, pinagpipray ko lagi, Lord, help me to remember everything that I need to know. Alam mo yun? So, siyempre sa panahon ng mga disaster na yan, yun nga, nakakalimutan natin, dami natin mga agam-agam, na overwhelm tayo kung ano man yung disaster na nangyari sa atin, hindi natin alam. But you know, every day, even without the disaster, yun po ang aking pinagpipray every day. Lord, tulungan mo ako isipin at maalala ko kung ano yung kailangan kong gawin for the day. Diba? Kasi sometimes, walang disaster, pero nakalimutan mo isara yung bahay, malis ka na, diba? Tapos wala yung pinuntahan mo, hindi ka na makabalik agad. So sometimes the Lord is, alam mo yun, the Lord is reminding you at inuudyok sa akin ng Holy Spirit na bumalik ka muna. Alam mo yun? Favor ng Lord yun sa atin. Yes. So, alam mo, dito sa amin, okay lang na maiwan mo susi mo sa loob ng bahay. Sa loob ng bahay. Kasi mayroon kang mahihiram na susi. Bawat apartment ay mayroon silang kopya. Okay, so dalawang ibinibigay, tapos meron pa silang isa na extra. Sa akin yung isa ko nasa kabila, nasa pamangkin ko. So yun, yung ganun. Kaya pag halimbawa na naiwan ko nasa loob, okay lang. Okay, so yun po mga practical. Huwag lang sa labas, di ba? Pagka nakalimutan mo, nasa labas yung susi. Ayan, sabi nga ni Ate Marie, sabi ng ating tagapakinig, Imelda Makapagal, good morning. Sabi ni si Irene Kabalik, ito ay nasa Malaysia, Ate Marie, nakikinig sa atin, okay? Na ipadala ko kasi sa aming, marami akong sinenda na share itong program natin. Si Don Cagas, good morning po, Ate Marie. God bless po sa inyo, Don Cagas. Thank you sa inyong pakinig. Si Marel po, Rotales. Blessed Thursday po. Listening from Dubai, Ate Marie, si Marel. Okay, good morning Marel. Anong oras yan sa Dubai? No? I've been to Dubai 3 times siguro. Kasama si Kuya Clem. Ayan, sa Malaysia, si Irene Kabalik. Reminder lang po, sabi net, huwag po puro tubig ang inumin kasi mawawala ang electrolytes sa katawan natin kung sunod-sunod ang tubig. Need din natin uminom ng juice, kumain ng fruits and vegetables. Ayan, galing sa kay net, taray na isang nurse. Yun ang sabi niya, Ate Marie. Na-gets mo? Huwag daw puro. Sana meron tayong makukuna. Hindi ko ma-imagine na yung pagka yung may disaster, yung maalala mo pa na parang bihira yata ang makapag-i-evacuate na may dalang mga gulay. Right. Yung tsaka mga prutas. Kasi alam ko, isang nakatutulong na pang yung
naiinumin, yung pukari drinks. Mm-hmm. Mm-hmm. Yung karaniwan sa mga player yun eh, na makakaano, na makaka-replenish ng need mo, o kaya yung Gatorade. Yun. So pagka yun ay magiging available na sa iyo, sa iyong mapupuntahan, yun, okay na inumin. Mm-hmm. Okay, si Jen Hicks. Magandang umaga, listening from Finland. Oh, Ate Marisa, yung Finland. Finland, sa ano yan? Sa diba? Europe. UK? Europe na yan, no. Okay. Hindi, Europe, malapit lang Europe. Doon. Malapit lang sa UK. Ayan, thank you, Jen Hicks, ha. Ganda naman, naka-encourage naman na mayroon tayong nakinig sa Dubai, Malaysia, sa Finland. At saka si Iza Badilla Orolaza. Ayan, nakikinig sa atin. Magandang umaga po sa inyo. Ayan, Ate Marie, yung sabi natin, secure your home. Kailangan po ay whether you evacuate or remain in your home, it may be necessary to look your home's doors, board windows, and shut off power. Sabi nga ni Ate Marie, yung i-unplug lahat, no? And follow the recommendations ng local officials kung ano yung ini-instruct sa atin kapag saan tayo dadalhin. Kailangan... alam niyo mga kaagapay, ngayon parang hindi timing itong aming topic for this kasi walang bagyo, walang sub. Pero ito lately kasi puro lindol. Ate Marie, the other day sa Davao, ang ano naman, lindol 6.7. Pero, sa summer. Sa summer din, di ba? Pero salamat sa Panginoon, hindi ganun katindi ang effect. Mm-mm. Kasi wala namang matataas na building, no? Yun, lalo na sa summer, hindi naman ganun katataas ang building kasi nga sabi nga ng yung aking ano, yung mother ng aking daughter-in-law, anong tawag doon? Balae. Balae po ay professor sa Eastern Samar University, ganun. Mm-hmm. Sabi niya sa akin doon ay mayroong isang magnet or ano ba yung mall na hindi sila nagpapatayo doon kasi mabagyo sa Samar. Kaya wala yung kilalang mall doon sa lugar na yon kasi nga parang it's a typhoon area, no? Lagi silang binabagyo. Pero okay, ibig sabihin, kahit naman wala yung mall, buhay naman sila. Ang ganda naman ng buhay nila, di ba? Saka hindi maano ng yung farm ay hindi malagyan ng mga kung ano nung subdivision or mga mall, di ba? Oo. Alam mo yung reminder sa ano, yung secure your home. Alam mo, iyan ginagawa ko yan gabi-gabi. Uh-huh. Talagang double check ko kung nakalock ang akin door, na isara ko. At iyan eh, meron pa akong nakabarandal dyan na silya. Oo, may nakabarandal dyan na silya. Grabe. Tapos, yung nakasaksak na na ano to, electric fan ay nakahugot. Basta't papasok na ako sa aking kwarto. Kaya ano yung double check yan, bumabalik pa ako. Kuminsan nga eh, pag halimbawang bumangon ako at ako ay nagpunta sa ano, sa CR, sisilipin ko pa uli ang aking silipin ko pa uli ang aking pinto. Kaya iyon yung ano, iyon yung mga bagay na talagang ang pagsisecure ng bahay kahit walang disaster ay kinakailangan na susundin mo yun. Tama, di ba? Oo. So, yun po mga kaagapay kasi ako naman, dapat pala i-unplug lahat, ano, kahit yung mga electric fan sa gabi. I mean, ibig sabihin, pag hindi ginagamit. Yung halimbawa sa salas, wala nang nakasaksak dito sa salas. Okay, So, yun mga kaagapay, mga practical tips na amin pong sinishare sa atin mga kasenior. Siyempre, yung iba, Ate Marina, walang kasama. Katulad ikaw, mag-isa ka lang. At ang Ate Rose ko din, mag-iisa din sa bahay doon sa Davao. Ate, yung eldest namin, nag-iisa din sa bahay. Mm-hmm. So, ito yung mga magandang paalala sa kanila, especially kapag ka mag-isa lang, no? At saka kahit naman pag nakasanayan mo na, pag may disaster, parang ano ka na, yung hindi ka na natataranta. Okay, oo.
magandang paalala yun sa atin. So mga kagapay, ulit yung atin pong verse kanina na akin pong nabasa namin ni Ate Marie, Psalm 36:7. How priceless is your unfailing love, O God. People take refuge in the shadow of your wings. Kagapay, napakagandang paalala. Sa Tagalog, O Diyos, yung pag-ibig mo'y mahalaga at matatag. Ang kalingay na darama sa lilim ng iyong pakpak. Imagine, Ate Marie, di ba? Pakpak lang ng Panginoon. Protection sa atin. Yes. Kaya ito yung ano, ako nga, isang na-imagine ko rin dyan, yung mayroong ano, mayroong lawin, nakabukas ang kanyang pakpak. And then tapos, dahil tinuturuan niyan lumipad ang kanyang inakay, ay inililipad niya. Kaya nung ano na ito, nung mayroon na siyang sariling pakpak, unti-unti, nakakalipad na rin siya. So, ang gandang paalala sa atin. Yung song kanina na, A Shelter in the Time of Storm, yung second stanza kasi, A Shade by Day, A Defense by Night, A Shelter in the Time of Storm. No Fears Alarm, No Foes Affright, A Shelter in the Time of Storm. Yung kanina binanggit ni ano sa Israelites, no, when they went, or they were traveling from Egypt to Canaan, nasa wilderness sila, andun talaga yung sinasabi na a shelter, a shade by day, and defense by night. At saka sa verse 3, Ate Marisa song, the raging storms may round us bit, a shelter in a time of storm, we'll never leave or safe retreat, no? Hindi tayo iwanan ng ating Panginoon. He will never leave us. Lagi po siya nasa, kung sa yung mga disciples nung nakaranas sila ng storm, andun lagi ang Panginoon kasama natin in times of storm. Tapos sa verse 4, a rock divine, a refuge dear, a shelter in the time of storm, be thou our helper ever near, a shelter in the time of storm. Ayan. Ate Marie, ano ba ang iyong take away? And then close us in prayer. Pag-pray natin. Meron akong message from my friend Ate Marisa sa Ukraine, no? Kasi si Veronica Nudzka. Malayo sila doon sa war zone sa Ukraine, sa Russia, pero nagulat sila na malapit na rin sa kanila, no? Naapektuhan ang kanilang mga members sa church. So pag-pray natin yung sa, although there's ano, 'di ba? Nagkaroon ng na-terrorize ang Moscow, yung mga kasi nga last day ngayon, I mean kahapon yung Ramadan. Marami nangyayari ngayon na mga terrorizing other countries na hindi na alarma ang Russia kasi naka-focus sila sa digmaan nila sa Ukraine. Nagulanta sila doon sa sa kanila sa Moscow. Mayroon ding celebration doon na talagang yung Hamas, Hezbollah, ISIS, tuloy-tuloy ang kanilang pag-terrorize sa iba't ibang bansa. So, mga kaagapay, si Ate Marie, yung take away mo and then you close us in prayer. Oo. Dito ay ano, alam natin na meron tayong kanlungan sa panahon ng problema, sa panahon ng disaster, sa panahon ng alalahanin. At tanging sa Diyos lamang tayo palaging mangangandog. Huwag natin kalilimutan yun. Hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwan. Lagi natin siyang kasama. Tayo manalangin. Ama namin, nagpupurit, nagpapasalamat po kami sa iyo dahil muli pinaalala mo sa amin na hindi mo kami pinababayaan, hindi mo kami iniiwanan. At alam po namin na sa iyo lamang kami palaging mga manyo. Ama, dalangin po namin sa iyo yung kakilala ni Merlin na nandun sa Ukraine. Dalangin po namin, ikaw ang siyang mag-ingat sa kanila. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Bigyan mo po sila na maging alerto ang kanilang mga isipan. Nang sa ganon, anuman ang kinakailangan nilang gawin ay kanilang magagawa. Ingatan mo po sila. Tulungan mo po sila, especially at the churches sa Russia. Ikaw po, Panginoon, ay hindi mo sila pababayaan kung paano na kami ay iniingatan mo dito sa Pilipinas. Ganon din po ang inyong gagawin sa kanila. Ama, dalangin po namin na ikaw ang siyang patuloy pa rin na mag-iingat doon sa lugar ng
ng Bisaya at Mindanao. Ikaw po, Panginoon, ang siyang tutulong na ilalayo mo pa sila sa anumang kapahamakan. Ganon din po dalangin namin na dito sa Metro Manila, anuman yung mga paghahanda ng mga ginagawa, alam po namin ito ay mga paalala. At tulungan mo po kami na magawa namin yung mga paghahanda na kinakailangan namin gawin. Maraming salamat po. Alam po namin na hindi mo kami pinapapayaan. Ikaw po, Panginoon, ang gamabay sa amin sa bumaghapon, yung mga nangungulila, yung mga may karamdaman, ikaw po, Panginoon, ang siyang umalalay sa kanila. Sa iyo namin ibinibigay ang lahat ng kapurihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Maraming salamat sa lahat ng kaagapay na nakatutok sa atin, sa ating program. Siyempre, ulit-ulitin ko na ang ating program, ang radio station, ang DCAS ay number 4 noong March. Pag-pray natin na sana ngayong April ay tataas na number 3 or whatever, no? Salamat sa mga kaagapay natin sa broadcast. Salamat kay Bri, no? Sa station siya ngayon. Of course, si Kayla na tumulong sa atin sa Bukawi Transmitter Site, production tech na si Net Peralta, Benjo Murano, Jonathan Reyes at Reggie Villena, our TV team na Aileen Valdez, Wen Balatukan, Raymond Paner, Angelica Calayag, sa ating mga engineer na Sina, JB Tabua, Chris Molina. Ito ang pamilyang ito ang Family Matters, kagapay mo sa pagtataguyod na pamilyang Pilipino. Ako po ang inyong Ate Merlin Guillermo. At Ate Marie de Jesus, God bless us all. God bless, God bless. Take care, ingat-ingat po tayong lahat. Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46 Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa DZAS, info@febc.com.